Good morning mga partial and welcome back to my channel. So for today's video ay magtuturo tayo kung paano nga ba gumamit ng partialtv. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag nang kalimutang mag-subscribe at papindot na rin ng notification bell para ma-notify ka sa lahat ng video na aking i-upload. At syempre, ma-shoutout ka sa next video na aking gagawin. So magtuturo ako ngayon ng tamang paggamit ng multi-tester. Pero bago yan, ano nga ba ang tinatawag na multi-tester? So isa-isahin natin mga kapartial. From the word multi, ibig sabihin marami or multi-function. Yan. So yan, sundan nyo sa screen. And tester naman, ibig sabihin gamit sa pagtetest. Yan. Yung iba naman, tinatawag to na multimeter kasi sabi ko nga kanina is multi-function, no? Pwede siyang gamitin sa pagtitest ng voltahe, ECV or alternating current voltage, DCV or direct current voltage, amperes at resistance. Kaya ang other term dito ay VOM or voltmeter, ohmmeter, milliammeter. So mayroon tayong dalawang uri ng multimeter, no? Mayroon tayong analog at mayroon din tayong digital. So dito muna sa ating topic ngayon, pag-uusapan natin yung digital multimeter, no? Ano nga ba yung digital multimeter? So kadalasan ginagamit yung digital multimeter because ito po ay more accurate, reliable, and easy to calibrate because of its electronic components. No? Kaya kapag nagtetest tayo ng ating tinetest, kagad nakikita natin yung value dun sa screen. So yan yung kagandahan ng digital multimeter. So yan, sundan nyo sa screen. Ito ang image ng digital multimeter. Yan yung kanyang screen kung saan nakikita natin ang reading or value ng ating tinetest. It's either voltage, electric current, at resistance, no, mga kapartial, yan. So dyan dumalabas yung reading ng ating tinetest base dun sa kanyang value. Ito naman ang kanyang range selector. Ginagamit natin to sa pagpili or pagsilik kung anong unit ang ating ititest. It's either voltage, electric current, or resistance. Yan. Mayroon siyang indication yan sa dulo. Yan yung tinututok natin doon sa unit kung saan tayo nagtitest. Ito naman sa labas mga kapartial ang mga unit kung saan tinututok natin ang ating range selector base doon sa ating tinetest. So tingnan nyo dyan sa screen. Mayroon siyang ECV or alternating current voltage. So yan yung symbol na makikita natin kapag nagsisilik tayo or nagtitest doon sa alternating current voltage. Yan. Huwag nyong kalilimutan ang symbol na yan. Kaya tinawag na alternating current voltage kasi nagre-reverse ang daloy ng kuryente. No? Mayroon siyang tinatawag na cycle per second or hertz. Yan. No? Kinukompleto niya yung one loop. Kaya kapag alternating current voltage, wala siyang tinatawag na polarity. Pwede magkabaliktad yung connection. It's either line 1 or line 2. Line 2 or line 1. Yan. So dito sa alternating current, yung tinitest natin ay yung voltahe na walang polarity, sabi ko nga kanina. Alimbawa nito ay yung mga supply voltage na galing sa utility company like
sa milk ko or mineral ko. So, halimbawa, nagtitest tayo ng convenience outlet, 230 volts, or sa mga brand circuit protection like circuit breaker or fuse. Yan. So, yan yung halimbawa ng ating alternating current voltage. So, dito naman tayo sa DCV. Yan yung symbol niya, makikita nyo kapag direct current voltage ang ating tinetest. So, dito sa direct current voltage, ang tinetest natin ay yung voltahe na mayroong polarity. Yan. So, iba naman dito sa direct current voltage. Unlike alternating current voltage, walang polarity. Ano? Dito, mayroon siyang specific na polarity. Which is, makikita nyo yung terminal na positive at saka negative. Yan. For example nito, nagtitest tayo ng battery. Yan. Sa battery, mayroon siyang indication na positive terminal at negative terminal. So, makikita nyo dyan sa screen kung saan nagtest tayo ng battery at ng equipment na mayroong output na DCV or direct current voltage like fire alarm system. No? Yung incoming supply niya is, or yung normal supply niya is alternating current voltage or ACV. Pero yung secondary supply niya or yung emergency supply niya is direct current. No? Secondary supply, direct current, at yung emergency supply is direct current din kasi nanggagaling din sa battery. Yan. At dito naman sa resistance, tinitest natin yung value ng electronic component like resistor. No? Yan, makikita nyo sa screen mga kapartial. At yung circuit, kung mayroon bang continuity na walang pumapasok na voltahe. So, ibig sabihin, kapag nagtitest tayo ng circuit, resistance. So, kailangan hindi natin tinututok doon sa voltage. Dapat dyan sa symbol na ohms. Kasi yung tinitest natin dito sa resistance ay yung value ng resistor or yung continuity test ng isang circuit. Ano? Kaya kailangan kapag nagtitest tayo, walang voltahe na pumapasok. Kasi kapag may voltahe yan at nakasilik tayo doon sa resistance, masisira yung ating multimeter. So, dito naman sa electric current, nanitest natin kung ilang amperes ang load doon sa isang circuit. At para mabalansi din yung load ng bawat linya, lalo na kung three-phase. Para maiwasan ang tinatawag na overload. So, yan. Napaka-importante po ng multimeter. Makikita nyo sa screen kung paano ako nag-test ng electric current.